propagation tayo, part 2. At maaari nating sabihin na best time for propagation dahil tag-ulan. Ang mga halaman, mabilis na mabubuhay. At kapag atin silang nabuhay, magkakameron tayo ng mga magagandang indoor plants na hindi na natin kailangang bilhin pa. Kaya ituloy na natin ang ating propagation na part 2. Kung lemon lime ang meron kayo, huwag nyo itong basta i-propagate from cuttings kasi maselan ang rubber plant na lemon lime. Katulad ng teneki. Pag ganito ang mga rubber plants nyo, gawin nyo silang propagation from mark coating. Huwag nyong putulin agad-agad kasi mahirap itong i-propagate through cutting. Kahit na nabuhay na natin, namamatay pa rin sila. Na ito ang ating i-mark coat. Talupan natin yung portion na to. Yan, yung pinaka-top na balat. And eto, alisin natin to. Oh. Around. So, sa plastic, ilalagay natin ito. Tapos, ikot natin sa kanya. Yan, oh, wrap around natin ganyan. Tapos, iikot natin yung plastic. Yan. Tapos, tatalian natin both ends. Sisiguraduhin natin na mahigpit yung pagkakatali natin sa kanya para hindi mawawala yung moisture dun sa loob. Pagkatapos, kung gusto nyo lang, pwede itong hindi. Talian din ng para hihigpit yung pinaka pag-uugatan niya dyan. So, meron na tayong mark-coated na lemon lime. After 1 month, so, anong ebidensya na siya ay buhay na? Nakikita niyo po ba ito? Ito yung mga ugat niya, oh. Lumabas na nga dyan. Eh, dalawa yan. Ito pa yung isa. Oh, lumabas na din. Ang galing! Oh, walang lakas. Hindi nakain ng almusal. Ayun pang isa. Ano? Kumain ba ng almusal? Ayun. Hindi masyadong alam kung magkakameron ng suloy kasi wala dito. E di ngayon, ang ating gagawin, itong mga na-markout natin ito na may mga ugat. Ayan, no? Ebidensyang ebidensya. Ayan. Itatanim natin. Ito ay eksaktong isang buwan at saka dalawang araw lang. Doon. Sabi daw ni Bay, hindi daw ito mabubuhay. Buhay yan. Ayan. May nervyos ako dito. Baka huwag kang nervyos eh. Ito'y puputulin lang natin. Ano daw ang kita ko dito? Huwag mong paparinig. How much money do we get? Well, it depends on how many views I will get. Oh no, my face is here. Buksan na po ang dapat buksan. Buksan na po ang dapat buksan. Ayan ang, oh! Oh. Diba? I told you. Ito na po. Okay. Kaya binuksan ko na. Kitang-kita na po ninyo ang ebidensya. Ayan! Nagdagan pa natin kasi minsan lang tayo makapunta ng ilog. Di ka, tiyo? Kunin mo nga. Aba, kunin mo namin buong ilog. Ayan, oh. Ang advantage kasi ng River Santillo, may mga maliliit siyang bato. Inutunumbayin sa mga pagtanim-tanim. Lumulusot ang tubig kapag dinidiligan, di ka po. Pag ka puro lupa, matikas kasi. Oo nga. Edi, itatanim na natin ngayon yung ating rubber plant na ito. Ayan. Ito, meron siya pure soil, rivers, tapos nilahukan pa ng ipot ng manok. Filled natin yung kanyang kaso. Love. Tapos lalagay natin tong, ito munang, ano to?
Lemon lime. Yan. Tapos pilled natin ang lupa. Sigurado, buhay yan. Sigurado yan. May magandang-maganda ng rubber plant. Hindi kasi pwede ng purong-purong lupa. Pag diniligan, hindi lulusot sa ilalim. Hindi magiging maganda yung rubber plant. Hindi siya lulusog habang lumalaki. Pwede naman sana ito na walang tuwid. Walang istikaya lang para dumiretso siya. Kuha ng medyo nakatabingi. Para tumuwid lang yan. Kaya tatalian. Ang ganda, oh! So, ito namang burgundy ang ating itatanim. Thank you po sa aking tagapagtanim for today. Ayaw pong magpa-face reveal. Pero, pwede pong pakita po ang likod. Ayan po, oh. Siguro may natuwa dito, oh. Inalis yung mga susuloy dyan. Thank you po sa naabala ko sa pagtatanim. Di ilagay muna sa lilim para hindi naman siya mahirapang mabuhay ng dire-diretso. Idiligang mabuti para yung potting mix niya kumapit dyan sa ating ugat ng ating halaman at sa ating bagong lipat na halaman. Sa mga gusto pong magpa-market dyan, tawagan nyo lang po ako, kaunin nyo po ako ng kotse nyo. Magpa-market ko po kayo. Libre lang po. 20 days after, ito na ang ating mga rubber plant. Ang lemon lime ay walang problema from up to bottom. Tapos yung isang pinagputulan natin, ayan na, may bago ng suloy. Tapos yung maliit na nasa ilalim niya, lumalaki na. Tapos yung naputulan ng dulo, meron na ding sprout. Ayan. Yan parang tuldok na red, suloy na yan. Kaya kapag naputol yung dulo, huwag matakot dahil susuluyan yan ng ganyan at magkakameron uli ng panibagong stem. So, happy marcoating! Itong mga rubber plants na ito ay tinanim from cuttings. At ang sabi ko sa inyo, maselan ang lemon lime. Ito ang lemon lime ko na tinanim from cuttings, di ba patay? Medyo buhay pero walang kadahon-dahon, so mamamatay din yan. Pag from cuttings, kinukulong natin sa plastic ang ating rubber plant para tiyak na buhay. Pag open mo, sila ay masigla at buhay. Cuttings ba o marcoating ba ang gagawin nyo? Depende kung alin ang inyong gamay. Kapag gusto natin ang ating rubber plant na maging maraming stem, pinuputol natin. So ito, pinutulan to. And after na maputulan, ganito na siya, naging 3 branches na siya. Ganito. So, para dumami, dapat pinuputol. Hindi po magiging possible ang video na ito kung hindi po sa Para Family, si Chatilde at saka po kay Christine. Kaya thank you so much. At thank you so much din po sa aking nag-iisang ina, kay Ellen Magno. At nawa po ay natutunan niyo po ang pagmamarkout ng ating rubber plant. Ito ay para din sa iyo, Mary Rose ng Wawa, Tanawan City. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye po!